lupet ng kawawa naman si Lenny Lee. Ay, si ano dito? Si Maria Ressa? Sabi ko nga eh, sa susunod, magpapa-interview ka kay Karen Davila na lang. Kasi hindi ka pwede sa mga totoong journalist. Dapat sa iyo yung mga ano, yung pa-English-English lang na talitalinuhan, ganon. Ito yung mga dahilan kung bakit nang mukhang tanga si Maria Ressa. Panoorin nyo ha. Panoorin nyo. Don't believe what I'm saying. Ha? Basta English pa kasi. Don't believe everything what I'm saying. Dagdagan lang ng everything. Sabi niya, una-unang punturya niya, syempre, kilala mo naman yan si Maria Ressa. Anong una-una kagad yan? Syempre, freedom of the press o freedom of speech. Ang una niyang punturya, sabi niya, freedom of speech is dead now sa Pilipinas. Tapos, yun kagad ang hirit niya, di ba? Pinumukha ng host na ngayon, malaya pa din ang mga media. Doon ang unang pambabara ng host sa kanya. Sandali, ano sinasabi mong freedom of speech? Eh sa katunayan, yung Rappler na kumpanya mo, eh tuloy-tuloy pa rin naman. Di ba? Si Maria Ressa parang, paano na? Tapos may mga iba pang media na tuloy-tuloy pa rin naman. So sabi ko nga, ayaw, nakakuha rin ito. Kung siguro si Karen Davila yan, siguro sasabihin niya na kagad. Yes, you're right. Now that the freedom of speech is now curtailed in our country. Gaganyan-ganyan si ano, 'di ba? Si Karen Davila para mukhang matalino. How can you say that you yung kaya parang may matatalino ang dating. And si ano, si Stephen Sakur, yan ha. Naalala ko kasi diyan si Tupac Sakur eh. Si Stephen Sakur talaga eh. Diretsuhan, sandali, ano sinasabi mong freedom of speech? Eh, nandyan yung Rappler. Ikaw lang naman na sumabit kasi Wala naman siya sinabing ganun. Kasi ikaw, may problema ka. Merong nagdemanda sa'yo. Pero yung Rappler, tuloy-tuloy pa naman. Hindi pa naman nawawala. Eh, siyempre, barado na naman. So, ibang na... Siyempre, ito si Maria Ressa. Iba na naman ang sagot niya. Ito naman sabi ni Maria Ressa. Dito, pinakita ng host na hindi siya tulad ni Maria Ressa na bias. Kaya medyo mabait si Stephen, ha? Pero tough siya pagdating sa facts. Si Maria Ressa naman, pinoportrait niya na gamit ang BBC, okay? Pinapakita niya sa BBC na medyo si Pangulong Duterte ay heartless at monster. Yun yung kanyang second point. Second point ni Maria Ressa eh keso pinapalabas niya, 'di ba? Ang an example niya yung in-interview niya si Pangulong Duterte na keso sinabi niya na si Pangulong Duterte eh nung tinanong niya, "Are you going to use violence blah blah blah?" Yes, eh gumana si Pangulong Duterte. Eh kilala niyo naman si Pangulong Duterte pag ano yan eh nang pagka nang totrol, mang totrol talaga yan kahit sino ka pang magtanong sa kanya. O di tapos pinalalabas niya heartless daw at monster si Pangulong Duterte. Pinagdikdikan niya na mamamatay tao si Pangulong Duterte. Tapos biglang sinabi ni Sakura, ito sabi ng host, "Too much naman yung sinabi mo." Yan ang sinabi niya in English. Dahil katunayan nito kung heartless si PRRD, okay? Bakit for the last 4 years mataas ang rating ni PRRD sa mga Pilipino? Kasi pinalalabas dito ni Maria Ressa na kesyo si Pangulong Duterte daw eh pinagparang ang tinatarget yung mga mahihirap lang. So biglang kumabig ngayon dito si ano, medyo kung sandali, parang too much naman ata yan. Eh kung mahihirap ang tinitira ni Pangulong Duterte ni PRRD, eh bakit popular si Pangulong Duterte? Eh, alam naman, hindi na nga niya sinabi na alam naman natin sa Pilipinas 80% ay masa. O CD, actually nasa D nga ang 80% ng Pilipino kung alam niyo lang ha, yung totoong classification nasa D ang Pilipina. 80% to ng mga Pilipino nasa D. So kung sinasabi mong heartless si Pangulong Duterte, eh bakit ganoon ang A ratings niya? Binara na naman siya.
Oh, Split Fame, salamat sa $7. Shout out to Yonzon and Pineda family sa Pilipinas. Love and support your live stream. Keep up the good work, kabayan. Salamat po. Oy, 4,000 na daw tayo. Really? Can I see? I wanna see. I wanna see. 4,000 na nga. Ayan, ang taray. Thank you very much. Ayun na, oh, siba? So sabi nga, dito muna na makikita na siguro malamang talagang na-realize na ni Maria Ressa na sandali. Hindi ito si Karen Davila. Hindi porket sinabi ko paniniwalaan ito. Kasi alam mo, minsan pag si Maria Ressa, pag nagkikwento, ang haba-haba, ang daming sinasabi, mga high-palutuing words, English, paikot-ikot, sasabihin niya talaga lahat, ganito. Gagamit pa siya ng example, bla 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 bla, keto nga. Kasi sabi ko nga sa inyo, para magpakalat ng propaganda, magsasabi ka lang ng kapirasong totoo, tapos ititwist muna ni the rest. Yung tinatawag nilang half-truth. Tapos, ano yung half-truth doon? Oo, half-truth na na-interview niya si Pangulong Duterte, tapos pagkatapos niya ma-interview si Pangulong Duterte, sinabi niyang violence. Okay? Pero hindi pinapakita doon yung violence na lang, violence sa mga kriminal, hindi sa taong, sa mga Pilipino. Nagigets nyo? Pwede kasing i-misquote yun eh. Oh, tama, sinabi naman talaga ni Pangulong Duterte, I will kill. Paulit-ulit niya sinasabi. Pero pinuputol ng mga media, lalo na ito si Maria Ressa, yung I will kill the criminal. Ayun, tinan mo. So binara tuloy siya, 'di ba? Sinabi tuloy ng nung host. Sandali. Kung palang ruthless at saka ano si Pangulong Duterte, eh bakit yung mga tao tuwang-tuwa sa kanya? Kung ang target niya mga poor, eh bakit karamihan ng tao sa kanya 80, sabi pa nga ni Stephen ha, na lahat ng mga leaders ini-envy ang ganyang klaseng ratings, ha? Lahat. Si Pangulong Duterte, siya lang ang presidente mula first hanggang fourth. Usually, mga second to third, bababa na talaga. Lahat ng presidente, bumababa na ratings pagdating ng second and third. Si Pangulong Duterte, fourth. Dumaan na ang pandemic, mataas pa rin ang ratings. Oh. Ay, nako. Diyan, barambarado na si ano diyan. Eto na nga, eh dahil diyan, mukhang nagbago na ng ano, nagbago na ng tono to si ano si Maria Ressa, medyo sandali. Nahahalata ako na. Binabara ako nito ah. Pero slight lang, mabait pa rin si ano eh. Si Stephen, hindi siya yung ano yung magmamagaling o kaya yung nambabara. Hindi siya bias na ano, sinusubukan niyang intindihin. Kaya lang pag may mali kang sinasabi, hindi kanya sasang-ayunan basta-basta. Anong sumunod na hirit? Biglang hirit ngayon to si Maria Ressa. Anong hirit niya? Matagal na siyang journalist, veteran journalist na siya sa PH. Parang ang dating niya, sinasabi niya naman kay Stephen, sandali, mas alam ko. Kasi ako, matagal na ako sa Pilipinas. Diba? Nasa ABS-CBN pa nga ako. May chismis pa nga kung ano-anong meron niya sa ABS-CBN tungkol sa akin. Ay, nako. Ayoko na lang pag-usapan yung chismis na yan. Kevin John, salamat sa 10 British pounds. Uy, mataas-taas siyang Kevin pound. Oh. Eto na, so yun ay sinabi ni ano ni Maria Ressa. Sandali, ako journalist na akong matagal sa Pilipinas. So alam ko yung sitwasyon. Ah. So parang ganun ba alam mo? Biglang hirit si Stephen, sabi niya. Hindi ka ba frustrated? Alam mo tuwang-tuwa ako dun sa banat niya. Hindi niya na lang ano, hindi niya dinediretso pero parang sarcastic yung dating. Hindi ka ba frustrated na sa kabila ng lahat 80% pa rin ng ano ng mataas pa rin ng ratings ng pangulo, ha? Ah, 'di ba? Ang inano pa nga niya dito, inad niya pa nga dito yung survey na yung survey prestigyosong survey company 'yan. Hindi 'yan basta-basta survey company. So, mukhang nako shit. Naaano na si Maria Ressa. Tapos sabay hirit pa ni nung host, sabi niya. Excuse me, 'di ba? Natatandaan mo? Maski pumasok sila sa geopolitics, sabi niya. Maski China, Russia, pinupuri siya. Even the US President Donald Trump pinupuri, even recently, ah? Kasi 'di ba pinuri na dati ni Trump 'yan?
Eh, itong huli, pinuri na naman niya. Oh. So, sandali. Butya, ano nang gagawin ko dito? Ay, sandali. Salamat, Marie. Baka bago umakyat, ang bilis ng akyat eh. Marie Home, sa $10. Hello to my family. Balik-balik. Shoutout sa Padre Cuella families. Here's for your cranberry juice. Ay, naalala ni Madam. Bibili ako bukas na bukas. Promise. Ayun na nga. O, diba? So, parang tinanong niya. Eh, yung ang ICC, inatras na nila yung demanda nila eh. O, yun yung sinabi ni ano. Oh, no, siguro. Sabi ni Maria Ressa. Paano na kaya ito? Na unang-una, barado ko. Yung ratings, sabi niyo mga Pilipino, tuwang-tuwa kay Bangulong Duterte. Kahit na sinabi kong, sinabi niyang heartless at monster, etong si Pangulong Duterte, eh, hindi totoo yan. Bakit? Eh, yung mga tao tuwang-tuwa kay Bangulong Duterte. Eh, kung meron bang, tanungin ko kayo, meron bang mamamayan na ang isang presidente ay heartless at monster pero tuwang-tuwa sila? Diba logic lang eh, kung monster yung presidente mo, dapat galit sa'yo yung mga tao. Eh hindi, tuwan-tuwa. So, dyan pa lang, sampal na. O, sunog na si Maria Ressa. O, eh, alam mo naman, sunog na nga siya, naging abo pa. O, tapos, ito na yung pangalawang pambabara. Sandali, hindi ka ba napuprustrate? Bakit? Kahit anong paninira mo, parang ganito yung sabi niya, kahit anong paninira mo, okay? Kahit anong paninira mo, pabor pa rin ng China, pabor pa rin ng Russia, pinupuri pa rin siya ng presidente ng Amerika. Mm. Ano pa, inatras pa ng ICC yung kanilang demanda. Mm. Siyempre, galit na si ano, si Maria Ressa. Ano kaya ang gagawin ko? Oh, ito, sumagot na si Maria Ressa. Ayun. Paligoy-ligoy na naman, hindi pa diniretso. Ha? Keso ang ano, dagdag pa nga ng host. Keso, sa tingin mo ba may pakialam sa'yo ang Pilipino dahil kahit anong banat mo, mataas pa din ang ratings ni PRRD? Binangatan pa siya ng ganun. Sabi ko nga, grabe, kung ako yun, kung ako ini-interview, papanuin ko na lang. Dali, nawawala po kayo, mahina ang internet. Kasi naka-zoom eh, naka-zoom lang sila eh. Mapasensya na ho, mahina ang internet ha, pasensya na, hindi ko, I cannot hear you. Kung ako yun, ganun na gagawin ko eh. Bakit? Wala eh. Tablado na siya eh. Kasi ito na nga eh. Sa tingin, ito sinabi pa nung host eh. Walang pakialam sa'yo yung tao? Ganun eh. Ganun yung pagka... Siyempre, hindi siyempre yung ganun ha. Ang English is, the people doesn't care about ganito. Sabihin, walang naniniwala sa'yo, Maria Ressa. Yan yung sinasabi nung host. Kahit sa paikot-ikot na sinagot ni Maria Ressa. Alam nyo ano ending? Ito na ending. Sabi ko nga, ending na. Ano kayang ending nito? Ano sa tingin ninyo magiging ending? Sige nga kayo nga o. Oh, bago ko ituloy, i-quiz natin. Anong ending ni Maria Ressa? Ang hirap ng ending ni Maria Ressa, promise. Oh, kung nahulaan ninyo sa mga nanood, i-quiz ko kayo. Anong ending niya? Kasi barado na siya. Barado na siya dun sa mataas ang ratings ni Pangulong Duterte. Kahit mukhang monster daw siya. Tapos, kahit na mamamatay tao, kahit ganito-ganito, kahit anong paninira ng mga tao, ng media sa kanya, ang China, Russia, at even Donald Trump is pinupuri si Pangulong Duterte. Ito, tablado na naman. Ano na kaya ang palusot ni Maria Ressa, kung alam niyo? Sige nga, tanuin ko muna kayo. Hindi ko muna sasagutin. Hintayin ko muna, ha? O, pasayawin muna natin si Binibini. Binibini. Oh, ano na, alam nyo na sagot. Ay, pag hindi nyo alam ang sagot, ayoko na, ha? Ano? Sandali. Walang nakaalam. Anong huling banat ni Maria Ressa? Anong uling parulsot niya? Ay, hindi kayo nanonood, ha? Ayoko yung ganyang klaseng ano. Gusto ko na nanonood kayo. Okay, nagpapaniwala lang sa mga vlogger. Ay, grabe. Ayan, sabi ko sa inyo, brother, ito na yung utang ko. Hoy, hindi $50 yun, ano ka ba?
Ito yung utang mo, magkano ba ito? In-announce pa yung utang ni Jeremiah Manalo? Ano ito eh? Wait lang, tingnan ko nga. Tingnan natin kung magkano itong utang mo. I-announce ko dito, binanggit mo pa kasi eh. Oh. Ay, ito, shipping. $251 to. Ha? $251. Loko ka talaga. Ay, nako, Jeremiah Manalo. Ano yan? That's my brother from another mother. Ayan ang isa, konti lang ang ating talagang mga kaibigan eh. Yan si Jeremiah Manalo. Mahigit 10 taon ko na akong kaibigan niyan. Nangako siyang bibigyan niya ako, biglang pina-order niya sa akin, tapos hindi niya niya binabayaran. Joke lang. Alam niyo kung ano ending niya ni Maria Ressa? Grabe, sabi ko. Alam niyo, mga 10 beses kong pinakinggan yung ending niya. Gusto ko kasi niya, no eh. Gusto ko, paano magtatapos tong interview na ito? Alam niyo kung ano ending niya? Anong ending niya? Ang ending niya, kasi daw, kaya ang mga tao, mataas ang rating ni Pangulong Duterte. Kaya daw ang China, gusto si Pangulong Duterte. Kaya daw ang Russia at pinupuri ni Donald Trump. Bakit daw? Ang lagi niyang palusot, may propaganda machine ang government ni Pangulong Duterte. Yun ang ending niya. Dahil daw sa social media, may propaganda ang Pangulong Duterte. Ano ba talaga? Akala ko ba mahina ang PCOO? Sinasabi ninyo mahina ang PCOO. Tapos ngayon may propaganda na? Ano ba talaga, Maria Ressa? You know ang ending niya. Sinasabi niya na kesyo walang press freedom, kesyo ang ratings ng Pangulo dahil sa propaganda machine ng gobyerno na ito. Sabi ko nga, pati nga ako nadamay. Di ba nung huli may propaganda machine daw? Oh. Lahat na lang ng maraming followers, maraming sumusuporta, maraming nagtatangkilik, basta nag-trending ang videos, may propaganda machine na kagad. Watching here in Montreal, Canada, pa-shoutout naman sa Aguinaldo family, Bernejo and Aguinaldo family, please, banat bay, pang Team Hortons mo. Thank you po, love your show, salamat po. Kevin John, salamat sa 5 British Pounds, pa-shoutout sir, Glasgow, Scotland. Pa-request Banat Boy, gusto ko ng dalawa kong anak. O sige, o Banat Boy, pasok. O yan, pasok. Ay, Dazzy Fernandez, salamat sa 250. I catch you live on only on weekend. Yes, support. Sabi niya, kudos, sir, bless. By the way, Journaly is a good friend. Ay, talaga, palakpakan natin. Thank you. Si Journaly po yung talagang lakikipaglaban. Kasama niya ho yung mga taga-ABS-CBN dati na tinulongge sila. Oh, eto na, wait lang. Eto na nga eh, di ba? Tapos ano pa ba? Oh. So ang palusot ngayon ni Maria Ressa, ang palusot niya, ha? Kesyo ang dahilan kung bakit mataas ang ano ng Pangulong Duterte dahil meron propaganda machine. Kaya daw mataas ang bilibang mga tao sa kanya, bilibang ibang bansa sa kanya dahil sa propaganda machine. Alam nyo, medyo dito napuno na yung host. Sabi na nga nung host eh, alam nyo, pinakinggan ko yung sabi nung host ha. Talagang dito kinat na siya nung host at sabi niya, talagang may kalayaan o wala, pati yung opinion ng tao kay PRRD, kine-question mo na. Parang ikaw lang ang may kalayaan ng opinion, lahat mali. Ganun eh, parang dating, sandali. Pati ba yung pagkaupo ni Pangulong ni Duterte na bilang presidente, kine-question mo na rin ngayon? Yung pagkapanalo niya, kine-question mo na rin? Lahat na lang ng ano mo, kine-question mo? Parang ikaw lang ang may kalayaan? Sabi ko, yaw, natumbok mo! Ganyan o, mga liberal. Ang mga liberalo, sila lang ang may kalayaan. Pag sila lang, pag talagang gusto lang nila, pagka sa tingin nila sila lang ang tama. Pag again sa kanilang paniniwala, it's either troll, fake account, ano pa, merong, ang tawag dito, merong propaganda machine. Pag again sa kanila, hindi nila matanggap. Una, people do not believe them anymore. Okay? Pangalawa,
ang nagpapabor lang sa kanilang mga opinion, eh sila-sila lang. Ilang percent? 3%. Hindi nyo ba naintindihan yun? Kailan kayo magigising? Kayong mga dilawan at saka mga makaliwang grupo, 3% lang kayo. Yung iba undecided. O, 80 plus, 86 plus ang approved sa Pangulong Duterte. Kayong 3%, kayo yung may ingay. Tapos, sasabihin nyo pa, pag against sa inyo, ang sasabihin nyo, eh, ano yung propaganda machine lang yan. Hindi nyo matanggap? Hindi nyo matanggap na talagang talunan kayo? Pucha, apat na taong na kayong bitter. Apat na kayong nagbubulag-bulagan. Hindi nga kayo dumadami. Sa katunayan, maraming ang mga dilawan na talagang, dati dilawan. E ngayon, na-realize sila na may ginagawa naman pala si Pangulong Duterte. Yes, hindi perfect, pero may ginagawa siya. Sabi ko nga, ano ba? Ang hina naman ng kukote nitong mga to. Oh. Ano muna tayo? Commercial. Pasok, binibini. Ayun nga, hindi ko maintindihan, ano? Ito lang ha, para sa mga kababayan natin na nakikinig dyan. Para ho kayong ano? Para ho kayong mga, ano, mga tatanga-tangang... Pasensya na ha! Pasintabi! Para ho kayong mga tatanga-tangang, ano, babae. Sorry, hindi ho lahat tatanga-tanga, pero may mga tatanga-tanga talaga. Na alam nyo nangang... Niloloko kayo. Nagpapaniwala pa rin kayo sa boyfriend nyo. Ibig sabihin, parang naniniwala lang kayo dun sa kaano yung pinaniniwalaan ninyo. Hoy! Tapos, pagka may nakikita na kayong mali, gagawa na lang kayo ng dahilan, baka naman talagang busy siya sa work niya. Baka naman talagang... Madaming siyang trabaho na ginagawa kaya hindi na siya umuuwi. Yung tatanga-tangahan na lang. Ganyan o tayo eh. Ganyan to mga dilawan na ito. Tatanga-tanga na lang eh. Oh, gagamitin na naman nila may hirap kesa pinapatay may hirap. Eh sabi nga eh. Eh mismo nga si Stephen na sakur na ito. Alam niya na yung mga tao sinasabi they feel safer in the streets. Sinabi niya pa yung term na yun. Oy, grabe naman. Salamat sa $50, Rosalie. Thank you very much. Palakpakan. Thank you very much. Ay, yeah. Oh. Iris Tamton. Salamat sa 1,250. Thank you very much, ha. Ayan, sabi nito isa, ganyan talaga kapag may Alice in Wonderland syndrome. Oh, ayan, oh, brother, pa-promote Jeepney Filipino Fusion Food sa FB. JDSM Life and Travel, ha? $20, ha? Brother, pa-promote. Oy, dalawin nyo yan. Panalo yan, promise, ha? Yung Jeepney Filipino Fusion Food, ha? Alam nyo kung bakit panalo yun. Unang-una, phase out na ang lumang jeep. Pero dyan sa Alaska, meron pa. Oh. Oy, Jerry! Ang galing-galing ka mag-promote, ha? Isipin mo, may 4,300 na nanonood. Eh, masarap po yan. Promise, kung kayo may kaibigan sa Alaska, mag-expand pa po yan sa ibang lugar, ha? Ako nga, magpa-franchise, eh. Pa-franchise ako sa New York, magpa-franchise ako. Kaya lang, bago mag-franchise, gawin mo na akong dual citizen. Ha? Biro lang, Amerika. Eh, sabi ko, ang sarap-sarap ng pagkain ho dyan. Kasi kilala ko yan si Jerry, ang galing ho niya magluto. Promise. So, taga Cavite po yan eh. Dinala niya yung pagkain Pilipino sa Alaska. Ha? Dinaig niya yung Alaskang salmon nila doon. Ang niluto niya doon, bangos. Ha? Nagluto siya ng bangos. Yung may kamatis, sibuya sa loob. At saka bangos sisig. Meron din sila dyan. Di ba may sisig kayo dyan, brother? Ah.
Salamat sa mga donors, ha? Dahil sa donors na yan, bukas may mabibigyan na naman tayong dalawang bisikleta. Ang saya-saya! Alam nyo, sa totoo lang gusto ko araw-araw mamigay, no? Kaya lang eh. Mga walang ya ang mga negosyanteng nagbebenta ng bisikleta dito. Ang mahal-mahal ng bisikleta.